This is Calatagan, a town in southwestern Batangas. Like many places in our country, isang paraiso ang bayan na ito. It's home to beautiful white sand beaches. Napakaganda din ang sunrise at sunset dito. Mula sa Calatagan, matatanaw na din ang iba't ibang mga isla sa paligid ng Batangas. At ang mga Calatagenyo, mabait, masipag, at mahusay. That's why we are so excited to take you to Calatagan and show you a special place like no other. Yay! It's summer! Ang ganda-ganda dito! Yeah, diba? Super! What is the name of the place we are in right now? Kasubi. Kasubi, which stands for? Calatagan South Beach. Andiyan sa gilid ng Mindoro. Tapos may Lubang Island, Bandaron. Paradise! Ganda talaga! And it's summer na! Oh. So it's a very great place to be in, right? Sakto to kasi malapit lang sa Manila. So magandang summer getaway talagang lugar na to. Anong gagawin natin dito? Marami. Okay. Pwede ka mag-biking, pwede ka mag-swimming, pwede ka mag-boating, pwede ka maglakad na holding hands. Ganun? Tapos magtinginan tayo sa isa't isa. Wait, but where will we stay? Alam mo, ang ganda-ganda ng mga cottages nila dito. Mayroon din mga containers na kinonvert nila, ginawa nilang parang nipahat. Ang ganda talaga ng itsura. Eh, paano kung tayong dalawa lang? Meron din silang mga drainage pipes na kinonvert nila into a cocoon. So excited na ako mag-Instagram. Instagrammable talaga. Correct. Let's invite our kapamilyas to join our trip. GDiaries goes to... Calatagan! Let's go! Teka, may papakilala ko sa'yo na super special. Ito na siya. Ayan. Hi. Hi, this is Eric Manzano. Hi. He is the president and CEO of Landco Pacific. Hi. Asawa ko si Michelle. Hi, Michelle. Good to meet you. What can you tell us about Kasubi? It's basically a 15-hectare beach town development, a sustainable development of Landco Pacific. I think the best way na to explain this to you is to show you around. Excited na ako. Tara na. Game. Eric, I'm so wowed by this cabin. It's so beautiful. Can you share us how did this come about? The inspiration for Crusoe cabins. When I was in Tulum kasi before, parang I saw some container bars, no? Yung Crusoe name, no, for Crusoe cabins came from obviously Robinson Crusoe, yes. No? Na parang he got stranded in an island for many years. So ko parang yung mga kahoy diyan, pinulot nyo lang sa dagat, no? So I wanted it to look really rustic and rugged, no? Pero inside, we decided for people like me. Like for example, diba, I'm adventurous, pero still, I want a comfortable bed. You want your creature comfort. Yeah, I want a hot shower, I want cable TV. Started with like 11 cabins, and then parang we were surprised na parang the acceptance was really good. No? One thing about Landco, we don't like building boxes. If we wanted things to be special, we want things na parang 30, 50 years from now, it is still iconic. So the way you designed this place, it looks like it's so close to nature, very environmental. Can you tell us more about this? Crusoe Cabins is the first to get the EDGE certificate, no? EDGE, which means Excellence in Design for Greater Efficiencies. Wow. No, it is a certificate by the International Finance Corporation of the World Bank. Oh. We were the very first hospitality outfit in the country to get it. Now, how do you become sustainable ba talaga? Okay, it's really lowering your carbon footprint, eh, di ba? The whole point of sustainability is that you just use what you need now and save some for the future generations. You don't waste it all. We were able to get that certificate because this cabin, compared to a typical hotel room, no, we save like close to 40% plus less water, mga 60% less energy in the embodied materials. You're recycling something. Yes, yes. One good thing about itong Crusoe Cabins and Kasubi is that this thing is double pipe, no? What does that mean? Your wastewater goes to the sewage treatment plant, no? Somewhere there. Now that is cleaned up and it is piped back in. Uh-oh.
That's what you use for irrigation. And eventually, we're laying down the pipes already. That's what you will use for flushing your water. And then how ngayon do we save on electricity to lower in carbon footprint? All of our lights are LED. All of our appliances, yung aircons. Even the posters. Yes. Eric, I love these drain pipes and it's what you've done cute. With them. How did you get the idea of using drain pipes? I've seen some developments like this in South America, you know, using mga drainage pipes. So we just try to one-up them. No? Our painters are local, obviously. You know, oh, parang nice. We're proud. You keep wowing us. Wow, wow, wow. Not just rooms, you also have bathrooms and showers. The shower rooms, yes, yes. Eric, this is so nice. And especially the other one that I saw, may lighthouse. Yeah. Sadya, yun ano? Yes, yes, sadya. The reason why we did this, people will look at it, so we wanted it to be beautiful. We want them to be proud of where they live. Pang Instagram, ah. Kapansin-pansin din na blue ang mga daan sa Kasobi. So the reason why the roads are blue, no? Kasi para if you look out your window, if you don't see man the beach itself, you have this blue relaxing color na. Correct. Diba? Your lamp post now, this is supposed to be the rib cage of a whale. Yes, this is beautiful at night. No? Eric, what are we building here? This is what we call the canopy. Ah. It's basically an event tent. It's good for 300 plus people. Oh, okay. No? Okay. Like weddings. Yes. Ernie Michelle, one thing I wanted to explain to you about Kasobin. We're basically selling lots dito, no? Residential commercial lots. The farthest lot dito, no? That is like 250 meters away from the beach. When you say, you know, we land go, we create beach towns. It's literally like you can walk to the beach. We noticed this generational shift in mindset that people are medyo open to others, no? Parang it's no longer yung time ng parents natin sobrang exclusive. So basically, Castle B is for people like that. Dito, we call it residential commercial kasi, for example, for now, you wanted to build your beach house, no? So build it. Maybe 10 years down the road, you see an opportunity to have an Airbnb or a coffee shop, that's fine. Tapos kunwari, oh, you're sick of going to Makati. Gusto mo na itayo yung opisino mo rito, that's okay din, diba? The idea here, is whatever we offer our guests dito sa hotel, we will offer our residents. That's what we're selling, a lifestyle of living inside a resort. Eric, Landco Pacific's presence is felt in the community here in Calatagan. What do you do for employment? Mm-hmm. Can you share? At least 70% of our employees here right now in Kasobino are from the area. We are waiting for that time that your management positions can also be taken from this area. Yeah. That is really the goal. We want yung community surrounding us to grow as we grow. I think that's the way it should be naman talaga, no? Parang, you know, win-win. Everybody happy. Correct. Yeah. It's fantastic. Such an amazing place and thank you so much for touring us. Oh, thank you. Up next, makikilala natin ang mga taga-Kalatagan na nabago ang buhay dahil sa pagkatrabaho sa Kasobi. Are so happy na na-meet namin ang masisipag na mga taga-Kalatagan who are employed by Millennial Resorts at Kalatagan South Beach. Umpisahan natin ang bonding with them sa napakaganda nilang reception area. Hello, ma! Hi, Paula! I-check ko lang, Paula. Break ka na ba? Yes, ma'am. Pwede mo ba ako samahan? Yes, ma'am. Let's go! Paula, ano yung title mo dito? Anong trabaho mo araw-araw? Team leader po ng guest services. Team leader ka na ng guest services? Yes po, ma'am. And you're only 21? Yes. Ang galing naman! Anong ibig sabihin ng team leader ng guest services? Anong ginagawa mo araw-araw? Tuwing morning, ma'am, pagpapasok po ako, nagbabasa po ako ng endorsement po. To check po na may endorse po yung panggabi kung may kailangan pong gawin si pang-umaga po. So, ilang taon ka na nandito? As of now, ma'am, bali magti-3 years po ako, ma'am. Bali, graduate lang po ako, then kinabukasan, start trabaho po ako. Na? Yes, ma'am. Ilan kayong magkakapatid? 3, ma'am. Yung kuya mo, saan siya? Waiter po siya sa The Sands po. Dito? Yes po. Paula, dito nagtatrabaho yung mami mo, si kuya mo rin. Bakit napili mong magtrabaho rin dito? Bakit hindi sa labas?
Ayaw din po kasi ako mapalayo ng magulang ko po na medyo maganda po din kasi yung malapit dito. Sa malayo po kasi kung doon po ako magtatrabaho, parang doon din po kasi magpupunta yung aking sasahulin. Bayad po sa kuryente, sa tubig, pagkain, pamasahe po papuntang trabaho. Mula sa front desk, kinausap naman namin ang mga employees tulad ni Oni na nag-ensure na malinis ang lugar at masaya ang guest. So, Oni, kamusta ka na? Mabuti naman po, Sir Ernie. Taga saan ka ba? Actually, taga dito po talaga ako. Pinanganak po ako dito sa Kalatagan. Ilang years ka na married? 25 years na. Wow! So, anong trabaho mo dito? Ako po yung back of house supervisor dito, Sir Ernie. Ano ibig sabihin ng back of house? Pag sinabi pong back of house supervisor, you will look after for the unang-una yung mga cabins and cocoons. Tapos public areas, overall cleanliness and housekeeping, maintenance. Kanta akong hawak mo? Meron po akong 18 na okay. Staff sa housekeeping at they are all really working very hard. Wow, ang ganda nito ah. Yes sir, this is one of our family cabins. Yeah. Ngayon lang ako nakakita ng disenyo sa mga container na ganito kaganda. Maganda po ng finished product na ginawa. Nung pandemic, hanggat ngayon, sinasanitize niyo to? Yes, sir. During check-in, check-out po, mag-start po kami ng 12 until 3. 3 hours to sanitize. Paano niyo sinasanitize? Gumagamit po kami ng fogging machine. Go over din po kami ng sanitation kit. So, Oni. Hi, sir. Anong trabaho mo dati? Sir, before ako nag-start, after na makagraduate ako sa college, pupunta ko po naman ng Manila, tamang may opening dito sa may Rojas Boulevard. Ayun, natanggap din po ako. And then after that, siguro after a couple of years, may opportunity dumating sa luxury ship, magsaysay. Ayun, nag-try din po ako and then nagtrabaho po ako doon for 24 consecutive years. Magsaysay? Yes, sir. So, bakit natigil yung 24 years mo? Dumating na po to si pandemic ang 2019. Oh. So, talaga pong lahat ng cruise line na crew naapektuhan. Oh. Nung biglang huminto, talagang napakalaking ang naging epekto sa kagaya kong OFW. Oh. So, paano mo naman nakuha ang trabaho dito? Nag-try po ako mag-apply and luckily, na bigyan po naman paano ako ng nalaman? Big opportunity. Paano mo nalaman? May opening dito? Nagtatanong-tanong po kasi ako eh. Kasi I need to find a way na para makasurvive. Tulad ni Oni, nakapasok din sa Kaso B si Fen dahil sa pagsisikap. Hi, Fen! Hi, ma'am! Fun morning po! Hi! Kamusta? Okay naman po, ma'am. Dinidistorbo ba kita? Hindi naman po, ma'am. Nag-inspect lang po ako ng area, ma'am. Ang gaganda! Yes, ma'am. Pwede ba tayo magkwentuhan? Pwede naman po, ma'am. Sige po. Dito tayo? Dito po. Sige, halika. Sige po, ma'am. Fen, anong ginagawa mo dito araw-araw? Anong trabaho mo? Pagdadating ko po dito, chine-check ko po muna yung buong area, ma'am. Kung may mga kailangan po akong ipaayos or ipalinis, ma'am. Sunod po doon, inspect ko naman po yung mga room na kailangan pong i-ready. Yung mga guests po natin, chine-check ko rin po kung okay po sila. Fen, so ano designation mo? Team leader housekeeping po. Ano ang buhay mo bago ka na-employ dito? Yung una po, ma'am, housewife po ako. 7 years ko pong nasa bahay lang po ako, nag-aalaga po ako ng anak ko, ma'am. Tapos malaki na po yung anak ko, naisipan ko na pong mag-apply ng trabaho dito sa Kaso B, ma'am. Gustong-gusto ko po kasi talagang mag-apply dito. Bago ka pa dito nagtatrabaho, paano mo napapagkasya yung araw-araw yung kailangan sa pamilya mo? Ma'am, bago po ako dito, nung ang asawa ko lang po yung may trabaho, ma'am, yung mga importanteng bagay lang po, pagkain, yung mga pangangailangan lang po talaga namin yung binibili ko. Yung nanay at tatay mo nasaan? Bali, nasa bahay po namin. Yung tatay ko po, mangingisda po siya, ma'am. Malaki ang naging pagbabago sa buhay nila matapos makapagtrabaho sa resort. Kamusta naman yung buhay mo ngayon? Sa ngayon mo, masasabi ko pong medyo lumuwag na po kami. Nakakapagbigay na po ako ng sahod sa aking magulang, nakakatulong na din po ako sa bayarin po. Then sa ngayon, ma'am, yung bahay po kasi namin, ma'am, medyo naging maayos po. Nakapagpa-extension, ma'am, ng tindahan. Wow! At meron na kayong ipon? Nakakaipon po ako. Then sa ngayon po, kumuha po ako ng hulugang motor para may transportation yes, ka. Yes po, ma'am.
So, kamusta naman yung takbo ng buhay mo ngayon compared to before? Compared before, nung matanggap po nga ako dito, talagang that's why I'm really blessed talaga na na-operan ako ng trabaho dito sa Kalatagan South Beach. Malaking tulong, ma'am, yung kasubi, ma'am, sa tatay ko po. Kasi po, yung mga guests natin, sumasakay po sila sa bangka ng tatay ko, ma'am. Ah! Nagre-rent po sila, ma'am. Pati po, ma'am, yung mga kapatid ko po, ganun din po. So, anong effect ngayon na may trabaho ka? May trabaho yung tatay mo, mga kapatid mo rin. Sobrang iba po, nakaka-adika po kami, ma'am, ng gamit, ma'am. At saka po, ma'am, naka-adika po ako ng motor ko, ma'am. Yung mga pangangailangan namin, iba, ma'am, na kukuha na din po namin. Sobrang saya ko po dito, ma'am. Kasi lalo na po, ma'am, malapit po sa amin. Mm-mm. Yung anak ko po, nakikita ko po sa umaga bago ako pumasok. Nakikita ko po rin siya sa pag-uwi ko, ma'am. Dahil naging mas maayos ang buhay ni na Paula, Oni at Fen, lubos ang pasasalamat nila sa Kaso B. Nagpapasalamat po ako kasi may opportunity po na dumating po sa aming pamilya kasi hindi lang naman po ako, mother ko po, father ko po, then sa brother ko po. Sobrang salamat po, ma'am, sa Kaso B. Dati po kasi bago ako pumasok dito, ang daming problema, ma'am. Ang daming mga bagay na kailangan na hindi mo. Yung mga gamot, ma'am, halimbawa magkasakit yung anak mo. Ngayon po, iba na, ma'am. Nakakaya na po namin. Hindi na po kami yung mangungutang kami para po doon. Ngayon po, iba na po, ma'am. Pangalawang tahanan ko na po ang Kaso B, ma'am. Simula po nung dumating na yung mga investor dito, kagaya po nitong Kalatagan South Beach, eh talagang marami pong mga taga-Kalatagan na nabigyan ng trabaho at nagbago ang buhay. Masaya din ang Palacio Village Corporation sa kanilang partnership with Landco at sa mga developments na hatid nito sa Kalatagan. The partnership with Landco is both promising and sustainable. Our family embarked on a tree planting activity, planting the beach walk and the beach area with talisay trees as early as 40 years ago. And look how beautiful Landco transformed it into a beach park. My wife and I and the rest of the family are all very grateful to this partnership. We really look forward for it to last longer beyond our generation. Cheers to continued partnership and sustainable development. Up next, more beach bonding and an inspiring message from our Kapamilya from the Metro Pacific Investment Corporation. When we talk about the MPIC Group's sustainability program, we look at it from a holistic and end-to-end approach on sustainability that includes economic, environment, social, and governance, so EESG. And we start with our purpose, which is really to contribute to national progress and improve the lives of the Filipinos that we serve. So that's Metro Pacific. With respect to Landco Pacific, which is part of the MVP Group family, the project in Kalatagan in Kaso Bay is really to do just that, contribute to national progress by enriching and improving the regional areas, specifically in Kalatagan, Batangas, economically in respect of the livelihood programs there. When we put up our Kaso Bay facilities there, diba, that's not just a real estate and hospitality development that provides pangkabuhayan to the community, that provides taxes to the local government. And then we also made it a point that when we do our development there, we protect the environment. What we have also done is to link it with the MVP Group sustainability-linked advocacies, because in everything that we do in MPIC and Landco, it's all about impact, diba? So in Landco, they're also involved in our Gabay programs, Gabay Kalikasan, Gabay Kabuhayan, at Gabay Komunidad. Sustainability is very personal to me because it transcends our lives. You cannot not have sustainability at work and at home because it's in everything that we do. It's in the air that we breathe, the food that we eat, and sometimes we take it for granted, but we do go to work and
do the things that we do because of our loved ones, right? Our family, because we want to be able to provide our children the necessary things in life. Food on the table, roof above their heads, good education. But that also holds true for sustainability, because sustainability really has something to do with how they will thrive in the future. I started pushing for sustainability many, many, many years ago, over a decade ago. At that time, people thought I was just, you know, wasting our time. But I think what pushed me more to fight for sustainability when I had Shaylee, she's 5 years old now and turning six. Every time I look at her, I cry and worry about her future. And it's just not just about economics. I worry about the environment factor because of the things that's happening now. We had Odette, diba? Parang you don't want your children to go through that same pain and stress. Social, the reason why I do certain advocacies to uplift the lives of people, is like, for example, Gabay Guro on education, is because I want my daughter to be able to live in a safe community. Because people don't do things because they want to, because they have to, eh, diba? Crimes happen because of the need to help their families. And this is my way of helping my daughter, my family, to have a future, to be able to uplift everybody else. So we really have to do things right and make good, correct, and better choices for tomorrow. E, I have to thank you for bringing me you here. You should thank me. Oh, ang ganda-ganda. Paradise, no? Where we stay, the tour, and we witness pa the sunset. And the food is super sarap. Now that the cases are down, since the cases are down and the alert level is down, they can drive a few hours away. We're already here, diba? It's good for the mental health of everyone, including us, to take a vacation once in a while. Diba? I agree. I agree. Yeah. So we can come back? Yes, we will come back. Or we don't leave. Pero you know, E, I also am very, very grateful to the two people that I interviewed, that I talked to, si Paula and si Fen. They're so, so grateful to the Calatagan South Beach management. They're so happy because even their family that also somehow is connected in working here. For me naman, for the people who work here, dream come true to, kasi hindi na sila kailangan bumiyahe sa ibang bansa para lang kumita. Sa akin kasi, time with my family, with my children, yan ang pinaka-importante sa akin. At kung mahiwalay ako sa kanila, sakit. So, the fact that yung mga tao dito, di kailangan mag-OFW para lang maghanap buhay, pwede sila magtrabaho dito, tapos ng trabaho, uwi lang sila sa bahay. Yeah. That's a dream come true for them. Yeah. Dream come true also for me kasi ayokong nakikita mga family nawawalay sa isa't isa dahil lang kailangan maghanap buhay. My parents. Oh. They had to leave because it's greener pastures, di ba? Mm-hmm. The one that you interviewed also, di ba? He was an OFW before. 24 years. My gosh. Pero ngayon, araw-araw pwede siyang umuwi. Nakikita niya asawa niya. Yeah. That's what I want and pray and wish for our whole country. Yeah. Na ma-experience nila ang nangyayari dito na pwedeng maghanap buhay dito sa sariling bansa. Mm-hmm. E, mag-cheers tayo for dreams coming true. And for lahat ng ating mga kapamilya, may all their dreams also come true. Correct. Cheers. Cheers again.